What's up? It's me again, Motor sa Isla. So for today's vlog, mga ka-isla, ipag-usapan natin ang bagong Raider 150 Carburetor 2021 year model. So ano nga ba ang mga nabago sa motor na ito? At ano ang mga bagong feature ng Raider 150 Carb? Tara! At ito yung switches ng Raider 150 carburetor. Sa right side, dito natin makikita yung switch ng headlight niya, yung park light switch. At ito yung switch ng high and low headlight niya. At ito yung switch ng signal light, left and right, at saka yung busina. Sa left side naman, dito natin makikita yung switch na post button starter niya. At ito yung dashboard ng Raider 150 mga ka-isla. So meron siyang RPM gauge. At ito yung mode switch niya. May dalawang mode ang Raider, yung racing mode at saka yung eco mode. Kapag naka racing mode ka, ay masasagad mo talaga yung RPM niya. Ito yung mga indicator niya, signal light indicator, neutral at saka yung headlight. At ito mga ka-isla yung RPM limiter gauge niya. Magbi-blink ito kapag na-reach na ng motor na ito ang RPM limit niya, magipindi sa mode na sineset mo. Overall look ng Suzuki Raider 150 carburetor mga ka-isla. Wala pa rin tatalo sa kapugian ng motor na ito. In terms sa design niya, yung forma nito at saka yung performance na kayang ibigay ng Raider 150 mga ka-isla. Kaya nga ito binisagan na the king of underburn dahil sa halimaw na performance na kayang ibigay ng motor na ito. At ito yung bagong color na nilabas ni Suzuki ngayong taon na ito mga ka-isla. Ito yung color blue na inspired sa kanilang MotoGP na motor at yung bagong brand ng kanilang engine oil. Ito yung Suzuki X-Star. Ang upo ng Raider 150 ay flat shift curve siya ang forma niya mga ka-isla. At ito yung battery niya mga ka-isla. So GS na ito mga ka-isla, 5L. At ito yung tanke niya mga ka-isla. Ang fuel tank capacity niya ay 4.9 liters and 1 full tank. So malaki-laki na din ang tanke nito at may haba-habaan na rin ang biyahe mo. Big display sa harap at sa likod ay naka-display na rin. At dito sa kanyang decals mga ka-isla ay nakikita natin yung mga specification ng motor na ito. Yung double overheat cam 4 valve,
yung Suzuki Advanced Cooling System nila at yung Hyper Clutch nito. Kaya tinawag itong Hyper Underburn dahil naka-Hyper Clutch ang motor na ito. Punta naman din ang engine specification ng Raider 150 mga kaisla. Meron siyang bore na 62mm at stroke na 48.8mm. At ang maximum horsepower niya ay 11.5kW at 9,500rpm. Ang maximum torque niya ay 12.4Nm at 8,500rpm. So, it's all for this vlog mga kaisla. Thank you for watching Motor sa Isla. Bye bye! See you in my next video. And don't forget to subscribe my channel mga kaisla. Thank you.